So what's up sa inyo mga ka-Loading Geeks at muli na naman tayo nagbabalik at gagawa naman tayo ng video dahil medyo nakaluwag-luwag tayo sa oras. Pero bago po ang lahat, shoutout po kay Ariel Santilan. Matagal na po siyang nagpapa-shoutout yan. Sinarot na kita ngayon, Lods. At shoutout din po sa'yo, Boss Edwin. Edwin Flores. Yan. So yun mga Lods, for today's video nga po, gagawa po tayo ng video tungkol nga po dun sa last upload ko. Dahil wala ngang rotor, ganito po yung ginawa ko. So yan mga Lods, bali, meron lang po kasing nag-comment sa aking Facebook page. Kaya po, gagawan ko po ng video para makita po niya na hindi po magkasukat yung rotor. Kaya ganun po yung ginawa natin. So yun mga Lods, bago po ang lahat ay ikikwento ko muna po sa inyo kung ano ang pangyayari noon sa pagkaka-upload ko po ng video o kung ano po ang nangyari doon sa in-upload ko pong video na yon. May pumunta po sa aming customer at magpapaayos nga po ng hub niya. So yun mga Lods, dahil nga po sabi ng mekaniko ko na marami na rin sira yung kanyang hub, ay malaki na yung magagastos. At kung maayos man yun mga Lods, dito sa shop namin, wala po kaming kasiguraduhan na magtatagal din po yung hub na ginawa po ng mekaniko ko. So yun mga Lods, nag-offer po yung mekaniko ko kung gusto niyang magpalit na ng hub na sealed bearing na nga po. Pero bago po ang lahat ng mga Lods, sinabi po na ang aking mekaniko na hindi nga po magko-compatible yung rotor dahil nga po detread yung rotor na stock na galing sa kanyang hub, tapos kapag inilagay dito sa rotor na bago ay iba na po yung butas niya. Bali parang rekta na po kasi yung rotor, kaya hindi na po makakagamit ng ganito at yun, hindi na po magko-compatible sa hub. Ayun, sabi po ng customer na kung ano po ba yung pwedeng gawin para lang po maikabit po yung rotor. So yun mga Lods, ang sabi naman po namin kung ganito po, kasi hindi po namin sigurado kung 100% na safe po yung gagawin namin. Kaya nag-advise po kami na, nagtanong po kami sa customer kung ginagamit niya po ba to sa mga trail. Ganun, siguro hindi naman nagtitrail yung customer. Hindi naman daw po, hindi naman po. Tapos ngayon mga Lods, kung malayo pa yung pinagagamitan niya ng bike ngayon, o hindi rin naman po. Tapos kung mga lusong ba yung ginagamitan niya, hindi rin po. Kaya ang sabi niya, dito lang naman niya ginagamit. Sobrang lapit lang kung halimbawa mabibilihin lang sa kanya ginagamit yung bike. So yun mga Lods, sinabi namin na ganun yung gagawin namin. Umayag naman po yung customer. Bali nag-advise lang po kami na ingat lang po at wag lang po magpapatakbo ng mabilis. So yun, umayag na po yung customer at nagsabi po kami na wala naman po kami pananagutan kung at siyempre kung may ano naman po, 'di ba, sa customer. 'Yun lang po mga Lods, at sige, ito po mga Lods yung talagang umagaw po ng pansin sa akin at kaya po tayo gagawa ng video. Bali ito po yung comment niya sa aking Facebook. Ha, pare-pareho lang naman at sasakto sa butas ng mga rotor. Any size mapa 120 to 180 mm or so. Ba't kailangan pa ng ganyan? Di ko lang talaga maintindihan kung bakit. Dahil kahit na dyan-dyan lang naman ako nagbabike na customers, sobrang delikado pa rin. Mag-i-slip lang yung mga bolt at mga babaliko. At mababaliko, masisira lang lalo yung kabitan ng rotor. Or yung buong rotor mismo. That's a crucial part of the bike. Pero ba't ganyan? Ba't pag na-aksidente yung tao, baka mabalikan kayo niyan? Tapos nagsasabi lang ako ng opinion, di ko po kayo binabash. Peace. Maraming salamat po sa concern nyo. Bali, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, lahat naman po ay sinabi namin sa customer kung ano po ang kung saan niya ginagamit yung bike na yun. Tapos pumayag naman po yung customer. Bali mga Lods, kung meron naman po kaming lumang rotor na kagaya nito para magkasya po dun sa hub niyang bago, pwede naman po kaming magbigay. Bali, nagbibigay naman po kami dito sa shop. Kung sakali po talagang may mga pinaglumaan po kami at magagamit pa ng customer,
nagbibigay naman po kami. Siyempre, naiintindihan namin yung mga customer dahil karamihan po ng customer talaga namin dito ay halos mga budget meal din po. Mga kumbaga sa ano ay saktuhan lang din po yung kanilang mga budget. Okay. Magtatanong naman po bakit hindi na lang po namin binigyan or pinautang. So yung mga lots, dati po talaga kami na po talaga ang nagsasabi na saka na lang bayaran. Eh, pero syempre mga lods, dahil medyo matagal na rin po kami nagtitinda, hindi na po kasi bumabalik yung iba. Pero, kaya po, syempre, kailangan din naman po nating maging ano po sa pagtitinda kasi kaya din naman po kami nagtatrabaho, syempre, para din po may makain din po kami. Pero pag may luma naman po na pwede pang gabi ka ng customer, bibigay po kami. So yun mga lods, at tumatagal na po, ito na po, ipapakita ko na po sa inyo yung pagkakaiba ng nung rotor na nasa video kanina. Ito yung stock na rotor. Ayan. Bali, ito naman yung bagong rotor na Ragusa na 160mm. Yan, parehas lang naman na 160mm yan. Tapos mga lods, ito yung rotor adapter. Tapos ito yung mga bolt nya. Tapos mga lods, ito yung hub na panglikod. Double thread, ayan po. Ito po yung paglalagay natin mamaya ng para sa disc brake. Tapos ito naman po yung para sa thread type na cogs o sa sprocket. Parang ganito rin yan mga lods, ayan po. Double thread po yan. Yan, ito po yung isang thread nya. Tapos ito naman po yung sa kabila. Mga lods, ito naman yung Ragusa na R50. Yan, ito naman yung may butas niya. Default naman yan. So ito mga lods, yung medida, susukatin natin tong rotor kung 160mm po talaga siya para makita po ng mga viewers. So ito po yung Ragusa R100, 160mm nakalagay dito. Tapos ito po yung bagong rotor po yan. Tapos sukatin po natin, ayan po. Yan. 16cm po yan. Bali, kapag kinonvert po natin yan sa millimeter, 160 po yan. Okay po. Tapos, ito naman po yung lumang rotor na galing ito sa mga lumang hub. Yan, itinabi ko talaga yan para makagawa po tayo ng video tungkol dito. So, yun ito mga lods. Ito na po. Ito po yung lumang rotor. Yan, 16cm din po yan. Bali, equals to 160mm din po yan mga lods. So mga lods, ito po yung Ragusa na R100 na 160mm. Ayan po. Bali, ito naman po yung lumang rotor na nakakabit sa mga karaniwan po sa stock hub. Yan. So mga lods, papakita ko po sa inyo ha na talagang hindi po magkaparehas yung butas niya. Pero magkaparehas po ng lakihan. Ito po. Yan. Pinagsama ko na po. Baka sabihin nyo, pinaghiwalay ko. Yan. Pagkasamahin po natin. Yan na. O, magkasama na po yan. Yan. Okay. Itapat natin doon. So, yan mga lods. Dito natin tapat sa butas. Yan. Yan. Okay. O, ano ba? Ito, sundutin na natin ng... Ito po. Sinundot ko na po ng... allen. Ito po yung butas niya. Bali yan mga lods. O, ito o. Sige. Tingnan po natin ng mabuti kung magkaparehas po ba talaga. Yan mga lods. Ayan na. Tumapat na po siya sa butas. Yan. Okay. Tumapat po siya sa butas. Pero, mga lods, hindi po kakasya dyan yung bolt. Yan. Kung makikita nyo po o. Halos sumisilip lang yung konti. Ayan po. Yan. Okay po. Meron pa po tayong gagawin para mas mapatunayan po natin na talagang magkaiba po yan. So yan, ito mga lods. Ito po yung rotor adapter na para dito sa
stock na hub, ay stock na rotor. Yan, ito po yung adapter niya. Bali, tingnan po natin kung magkaparehas po siya ng butas. Yan, mga lods. Okay. Yan. Parehas lang po siya ng butas. Lagyan po natin siya ng bolt para mas makita po natin. Yan. Okay. Ito yung bolt. Lagyan po natin para hindi sanang natin na talagang sumasok po siya. Diba? Lagyan po natin. Hindi siya. Hindi na siya. Hindi na po. Ito na, sir, na comment. Kitan lang natin mga lods nitong Allen yung mga bolt niya para malaman natin na talagang saktong-sakto po siya. Yan. Yan, nakikita na po. So yun mga lods, ito na po. Ayan na po yung adapter niya. So ngayon mga lods, dito na po natin gagamitin yung hub na itong rotor sa hub na to na double thread. Bali ito pong haba na to para po yan sa ano sprocket. Tapos ito naman po yung sa rotor. Yan, pwede rin pong kabitan niya ng ano ng drum brake. Yan mga lods, ilalagay na po natin tong rotor. Yan mga lods. Yan mga lods, oh. Saktong-sakto po 'yan. Ayan mga lods. Ganito ang makikita po natin karaniwan sa mga stock na hub. Yan, naka-thread po siya. So tatanggalin na natin 'tong mga lods at tingnan naman natin 'tong bagong bagong rotor sa hub na 'to. Bali ito lang mga lods, yung ano, yung kanina, tapos ito yung bagong rotor. Bali mga lods, mayroon pa tayo itong isang rotor adapter. Yan. Ito naman ang gagamitan natin ng lalagyan natin ng bolt. Ito na po, lagyan natin ng bolt. Yan mga lods. Yan mga lods, oh. Nalagay ko na po yung rotor adapter. Ito na po yung rotor adapter. Yan. Tapos kapag itinapat na po natin dito sa butas. Ayan. Tinapat na po natin sa butas. Halos konti lang po yung nakasilip niya. Yan. Konti lang po nakasilip. Yan. Gagagalaw-galaw ko po, ha. Ayan, oh. Yan. Yan. Ito makikita nyo dito, okay. Pero pagdating dito, yan, kaunti lang ang nakasilip niyan, saka dito. Yan. Ayan po. Medyo okay dito. Yan. Ito, may nakasilip lang. Ibig sabihin, mga lods, hindi talaga pwede. Yan. Yan, mga lods, ito yung last option natin. Ilalagay natin dito sa kay Ragusa R50. Na quick release na thread type din. Tanggalin muna natin tong, ayan, tong skewer. Ayan, para di tayo mahirapan. So, ito mga lods, lagyan na natin ng bolt para naman malaman natin kung talagang swak na swak po ba talaga siya. Ayan, mga lods. Okay, next. Ala, wala nang next, lods. Yan mga lods. Tingnan nyo ngayon kung tatama yan. Okay, oh. Yan mga lods, oh. Nakabao na yan. Iikot natin. Logan natin tong bolt para may ikot-ikot natin para makita natin kung baka naman mamaya sabihin nyo, dinadaya ako kayo. Yan mga lods, oh. Yan. Mga lods. Hindi po talaga magkasukat yan. Yan mga lods. Okay. Okay po. Hindi po talaga magkasukat yung mga rotor na yan. Yan. Kahit pares pang 160mm yan. Pero sa butas po, nagkakaiba po yan. Siguro may alam ng karamihan na mga naka-stack pa na ano, yung mga galing sa mga hindi sealed bearing. Yung kagaya ng wheelset na ganito. Yan. Yan, yung mga ganyan na hub.
saka yung mga ganitong mga hub. Alam nila yan. Pero ito, Lods, ngayon, titestingin naman natin dito yung Ragusa R100. Yan. Ito, tanggalin na natin to. Ayan na. Okay, mga Lods, lagyan natin ng bolt. Yan, Lods. Okay. Yan, mga Lods, nailagay na po natin yung isang bolt. Pero ngayon pa lang, parang malalaman na natin ang sagot. Ilagay pa uli natin yung isa. Yan. Op. Dalawa na po yan. Ala, parang di yata may nalagay yung pamangyo, ah. Pero, nag-thread siya. Yan. Lagyan na natin lahat para sigurado. Para talagang sure na sure. Yan, lagyan natin lahat. Okay. Mauubos na yung butas. Malalagyan na lahat ng bolt. Ayan na nga. Yan, mga Lods, finish na. Nalagyan po natin lahat. So dito naman, mga Lods, siguro maniniwala na si Lodi Cakes. Yan, Lodi Cakes, sana po mapanood niyo po ito. Maniwala na po kayo na totoo po talaga na magkaiba po yung rotor na ginamit po na na nandun po sa video. Kaya ganun po yung ginawa namin. So yun, mga Lods, at okay na to. So yan, para sa mga gusto magpalit naman ng hub na kagaya nito, baka ganito yung hub nyo, karaniwan po talaga na ang nakalagay po dyan ay ganito pa po yung butas niya. Karaniwan. Karaniwan po yun. Meron pong iba kasi na ganito na yung sukat na ginagawa namin dito sa shop. Naka-experience po kami ng ganun. Pero karamihan talaga, ganito talagang rotor. Iba po talaga. Kailangan po talaga nating magpalit ng rotor. Kaya, so yun, mga Lods, kung sakaling magpapalit po kayo, kailangan nakahanda na rin po kayo sa pang-budget para dito sa mga ganitong rotor. Yun lang, mga Lods, at hanggang dito na lang po yung video natin. Sana may natutunan po tayo, at maraming salamat po.